I don't want to talk much more. Tomorrow's going to be a great game. I'm not here for the bullshit. I'm ready to play, and that's it. I appreciate it. Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So unahin muna natin ang update sa first playoff game natin sa araw na ito. Panalo ang Atlanta Hawks kontra sa Boston Celtics sa score na 130-122. 32 points, 6 rebounds and 9 assists to Trae Young. 25 points, 6 rebounds and 5 assists to Jonte Murray. At 15 points naman kay Bogdanovic. Sa Celtics naman ay 29 points and 10 rebounds si Jason Tatum at 24 points, 8 assists si Marcus Smart. Ang series na ito ay 2-1 na in favor pa rin ng Boston Celtics. Ngayon ay tumungo naman tayo kay LeBron James. We all know mainit silang usapan ngayon ni Dillon Brooks mainly dahil sa iba't ibang patutsada o pang-iinsulto na binibitawan ni Brooks kay LeBron sa mga post-game interview. Tulad ng matanda na ito at humina na siya kumpara sa Miami Heat at Cleveland version niya. Well, kanina nga ay naganap ang ensayo ng Lakers para sa kanilang Game 3 matchup na magaganap bukas. Matapos ang ensayo ay required na magkaroon ng media session ng mga players. Si LeBron ay nagipag-usap ng saglit sa media. Ngunit as soon as may magtanong tungkol kay Dillon Brooks ay nilinaw na ni LeBron ang lahat. Na ayaw niyang pag-usapan ang anumang BS. Bukas nga daw ay magiging magandang laro at yun lang ang masasabi niya. Sabay walk out sa interview. Ngunit hindi naman galit yung pag-alis niya sa interview, sadyang hindi na niya tinapos at umalis na siya. Obviously ay ayaw nga ni LeBron ng kahit na anong distraction ngayon. Gusto niya lamang mag-focus sa game. Bukas ay makikita nga natin kung talagang papatulan ba ni LeBron si Brooks mga kaibigan. Ang Game 3 ay magaganap bukas 10 AM Philippine time yan. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay pag-usapan naman natin ang hindi magandang balita para sa mga fans ng Clippers at ng Sixers. Si Kawhi Leonard ay mananatiling out sa Game 4 dahil sa right knee sprain. In a very important Game 4 ay out nga si Kawhi Leonard at Paul George para sa Clippers. Sobrang importante nga nitong game dahil kung magwawagi ang Phoenix Suns ay aabante na sila sa 3-1 lead. At ang next game ay gaganapin pa nga sa home court ng Suns. So just unfortunate news nga para sa mga Clippers fans. Kay Coach Ty Lue, sa Clippers owner Steve Ballmer at kay Russell Westbrook na napakaganda sana ng pinapakita ngayong playoffs. Of course, as a basketball fan ay dismayado nga tayo dito dahil bibihira lang nga natin mapanood ang matchup ni KD at Kawhi Leonard at ang first two games nga nila ay naging instant classic kaagad at talagang pinakita nila kung bakit sila ay mga all-time great playoff performers. Ngunit sadly ay posibleng hindi na natin sila makita magkaharap sa series na ito. Habang sa Sixers naman ay inanunsyo din na out na si Joel Embiid dahil sa right knee sprain. Sa Game 3 nga nila kahapon ay nakitang iikay-ikay ito. Ganun pa man, hindi naman ito ganun kaluba. Day to day lang nga siya mga kaibigan. Expected na pwede pa siyang makabalik sa next game nila kung aabot man nga ito sa Game 5. At ang kagandahan nga dito ay lamang naman ng Sixers 3-0. So pwede nga talaga makapagpahinga si Embiid. So first round pa lang nga tayo at nakapag-miss na ng game si Kawhi Leonard, Paul George, Ja Morant, Giannis Antetokounmpo at Joel Embiid. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?